Noong kainitan ng Marawi Siege, ang mga sniper ng mga kalaban ang isa sa mga nagpahirap sa mga sundalo sa kanilang pag-abante sa labanan. Marami ding sundalo ang napatay ng mga kalaban na kagagawan ng mga sniper. Kaya ang hukbong sandatahan ay nag-deploy ng mga sniper para tapatan ang mga sniper ng mga kalaban. Kaya ang laban ay labanan ng mga sniper. Sa kwento na ito, ay ating alamin ang pagkakaibigan ng dalawang sniper. Isang sniper na napatay ng mga sniper ng mga kalaban, pero naipaghiganti pa rin ito ng kanyang kaibigang sniper din. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na. At huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Nagiging emosyonal kapag naaalala ng isang military sniper ang kontribusyon ng kanyang matalik na kaibigan na napatay ng sniper ng terorista sa kasagsagan ng Marawi Siege. Ang military sniper na tatawagin natin sa kanyang alias na Black Eagle. Si Black Eagle ay isang sniper instructor ng AFP at veterano na sa mga labanan na nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang kumpare at matalik niyang kaibigan na si Marine Technical Sergeant Aldrin Dinglasan na napatay ng sniper ng kalaban. Para kay Black Eagle, ang pagpatay sa mga kalaban ay hindi na nakakagambala para sa kanya dahil sa dami na niyang pinagdaanan na labanan. Pero ang pagpatay sa mga terorista sa Marawi para sa kanya ay isang personal at may dahilan na nakatatak sa kanyang puso't isipan. Habang iniisip niya ang huling pag-uusap nila ng kaibigang si Marine Technical Sergeant Aldrin Dinglasan bago sila ipadala sa siyudad ng Marawi upang tumulong laban sa mga terorista, hindi nawawala at hindi maalis sa isipan ni Black Eagle ang mga katagang binitawan ng kanyang matalik na kaibigan. Parang ang kanyang matalik na kaibigan ay humihingi ng hustisya. "Pare, kapag namatay ako sa Marawi, sundan mo ako, ibawi mo ako." Mula noon ay nakatatak na sa kanyang isipan. Isang araw matapos silang maipadala sa lungsod ng Marawi, ay mainit na ang labanan. Sila ay sumabak sa labanan para tapatan ang mga sniper ng mga kalaban na nagpapahirap sa mga tropa ng gobyerno. Habang nasa clearing operations, sina Technical Sergeant Aldrin Dinglasan ay nag-uusap pa sila ng kanyang kumpare sa cellphone habang ang ingay ng mga putukan ay umaalingaw-ngaw sa kapaligiran. At iyon na ang huling pag-uusap ng magkaibigan. Sa labanang iyon, ay napatay si Technical Sergeant Aldrin Dinglasan ng sniper mula sa mga terorista. Inaanak ni Technical Sergeant Aldrin Dinglasan ang panganay na anak ni Black Eagle. Kaya ganun na lang kalalim ang samahan ng dalawang Marines. Kaya mahirap tanggapin na bigla na lang mawawala ang kanyang matalik na kaibigan. Nang mamatay si Technical Sergeant Aldrin Dinglasan, si Black Eagle ay ipinadala sa Marawi para sa reinforcement ng mga tropang nakikipaglaban at baon niya ang huling katagang sinabi ng kanyang matalik na kaibigan. Nang sila ay dumating para lumaban sa Marawi, ang kanyang misyon ay isang pangako na kanyang ginawa sa kanyang kumpare at kinukumpirma niya na mayroong apat na terorista ang kanyang napatay sa panahon ng kanyang pakikipaglaban. Ayon kay Black Eagle, nakaposisyon siya sa isa sa mga gusali ng Marawi Business District at sinusubukan niyang hanapin ang mga miyembro ng mga terorista para asintahin at matyaga siyang naghintay sa mga kalaban. Ilang sandali ang lumipas ay napansin niya ang ilang mga pagkilos. Isa sa grupo ng terorista na may hawak na isang sniper rifle
ang napakabilis na tumatakbo sa kalye patungo sa isang gusali. Kaya si Black Eagle ay humanda at kinalma niya ang kanyang sarili sa oras na iyon para matamaan niya ang kanyang target. Inasinta niya ito at isang putok ang kanyang pinakawalan. Matapos niyang bitawan ang gatilyo ng kanyang rifle, sinabihan siya kaagad ng kanyang spotter na nasapul niya ang kanyang target mula sa distansyang 400 metro. Nagulat siya sa sinabi sa kanya ng kanyang mga katropa na tinamaan at napatay niya ang sniper ng mga terorista na bumaril sa kanyang matalik na kaibigan. Ang pakiramdam ni Black Eagle sa oras na iyon ay gumaan na parang nabunutan ng tinik. Masaya siya dahil lahat ng mga sakripisyo at pagdadalamhati para sa kaibigan ay nagbunga. At tahimik na nasambit na lang ni Black Eagle sa kanyang sarili, "Nakaisa na ako para sa iyo, pare." Si Black Eagle ay nanatili sa Marawi at nakikipaglaban sa mga terorista hanggang sa matapos ang labanan. Ipinagmamalaki siya ng kanyang mga kasamahan at proud siya sa kanyang sarili dahil napatay niya ang teroristang sniper na pumatay sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. Ano ang masasabi mo sa pagkakaibigan ng mga sundalo na ito? I-comment mo lang ang iyong opinion at ating babasahin. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.